the planet again sa ating AMPLFY Live, AMPLFY page, ang nag-iisang show na The Great Jaws. Pero huwag na natin isipin yung dalawang dating members. Ito talaga yung members na nagpapaganda ng show. And ito, mukhang tataputin na mga kapatid. Oh, plus insanity from Junidad na maingat. Oh, wala. Hindi, makunat yung Johed mga siya. Pero tamang dep lang, hindi pa daw tapos. Hanggat may buhay yung Tore, hindi pa tapos ang laban. Mukhang mamamatay dito. Yung magaling maglagay ng kable, namatay niya. Oh, pumapasok pa yung Johed. Umiit siya. Pero ito, tatakbo lang si Boteng. Nakunat siya. Pero ito, tinitira na yung base. Mukhang matatapos na. Wala na tayong gameplay. At ayun na nga. Nag-concede. Umabot. Mga hayo. Nag-concede yung mga mga kapatid, mga kapatid, buzzer-beater yun. Ano para sa iyo ang mas madali? Mag-tutorial ng ukulele, produce ng skit for TikTok. Mas madali po yung ano, tutorial kasi yun po ano po, eh, nakaupo ka lang, itutugtog ka lang, steady lang yung camera. Tapos kaya ko rin pong gawin kahit mag-isa ko lang ganun. Ito na lang, metro. Kung may isa kang gustong tao na ipagluto ngayon, sino? Noon na noon pa, Ryan Reyes pa lang ako, wala pang Ninong Ray. Inaawitan ko na si Nadine Lustre. Baka naman pwede kitang paglutuan, 'di ba? Baka naman. Yes. Ano bang gusto mo? Kung gusto mo, pritong bote, gagawin ko yun kung yun ang gusto mo. Eh. Kahit ano. Kahit ano. Sinigang na bubog. Sinigang na bubog. Huwag mo ka. I mean, ayokong kainin mo yun. Diba? Pero kung gusto mo lutuin ko, sinigang na bubog with balsamic reduction na limbawa, okay. Pero sa tingin nyo, parang good thing ba yun or bad thing na nangyari? Sa akin, double bleed sa akin yan eh. Parang goods and bad kasi yung iba nakikita ko lang sa group pages parang mataas ang expectation nila once they engage to into streaming. Parang sabi ko, ala, naglaro ka lang ng isang MOBA game tapos gusto mo marami ka ng viewers. What makes a good streamer yung streamer na hindi nakafocus sa dami ng nanonood? Regardless kasi, 5, 20, 50 nanonood sa'yo, dapat pare-parehas lang yan eh. Imagine you're a singer nasa bar ka, may 100 na nanonood nung first song mo. Meron ka 10 kanta, kunwari. First song, dami. Second song, dami pa rin. Tapos, maya-maya, unti-unti sila nag-aalisan. Hanggang sa third song na, 40 na lang sila. Tapos, fifth song, naging 15 na lang. Hanggang sa maya-maya, wala na. Ilan na lang? 5. Ngayon, the question is, yung kung paano ka kumanta ng first song mo na 100 yung nanonood sa'yo, magbabase ba yung performance level mo doon? Eh, paano naman yung 5 interesadong manood sa'yo na hindi umaalis? Actually, bago tong Chuchays. Nagpangatlo ako sa stream. Nag? Bakikang. Bebang. Anong bakikang? Ano yun? Bebang. Pangit. Sorry, matandaan kasi ako ay bata ka pe. Wag mo na pala. Told ko naman, no? Hindi ko alam, pero hindi ko alam kung ano talaga yun. Sorry, ah. Pero basta yun, okay. Explain mo. Sige, labas sige. Yun siya sa GMA. Labas yung chan sa GMA? Palabas sa GMA yun? Ah, kala ko labas yung... Sabi ko, labas, sabi ko, labas yung chan sa GMA? What the... This is Tier 1 Entertainment, the first gaming talent agency in Southeast Asia. We started ahead. And we stayed ahead. Ahead of the curve. Ahead of the competition. With 15 million followers. Across all social media platforms. We continuously develop the best in the industry. To train the best, you gotta be the best. Together with the most talented and hardworking professionals in the industry. Spanned across 6 offices in 4 countries in only 2 years. And we're just getting started. Shoutcasting. Streaming. And esports. We are
truly top tier. We are Tier 1 Entertainment. Bad of advice! Ayan lang nga po. My name is Nami Onuma. Of course, and, kasama ko si... Yes! SolidEds! Eh, medyo putol yung mic mo kaya nalito rin ako eh. sorry. Feel ko kasi maglalag din na naman ako dito eh. Love naman na ng viewers yan. Sanay na kayo sa lag ko. Napuputol ba? Hindi naman. Ngayon okay na. Kanina lang. Yung sa intro okay. Lang. Ah! Kala ko inaakay mo ako, Kuya Eds eh. Hindi ah. Nani? Ba't kitawain ko yung OG na co-host dito eh. Wow! Oh, syempre. Huwag mo kong awain, Kuya, talaga. Ingat-ingat ka. Talaga. Hindi mo alam mamaya. Next week, wala na ako, di ba? Hindi, mamaya ilalag-drop kita. Uy, wala. Bait-bait eh. Wala nga. Jay, ano kasi tayo? Ngayong week kasi, feeling ko dapat wala tayong ano. Parang team, mag-work tayo as teammates, di ba? Para ano talaga. Para maganda yung ano natin, may interview. Kasi mamaya, ma-hot seat na naman ako, di ba? So, yung guest, alam ko naman, naririnig mo na. Let's mamaya na. Go! Kuya Ed, sumanda ka na. Hey, isihan nyo lang. Isihan nyo lang. Sige. Ayan, guys, don't forget to share this stream kasi napakalupit yes. Na naman po ng guest natin yes, mamaya, no? Yun, kamusta mo na kayo? Everybody, kamusta kayong lahat? Diba? Yan, magkano muna tayo, wag shoutout nga muna tayo sa comment section. Kuya X, baka gusto mong i-shoutout sila? Let's go! Siyempre, hindi mawawala dyan si Boss Chris Lance Madriaga. Yan, lagi oh, nandito sorry. Yan sa Amplify Live natin eh. Yan, kanila Nate, yes, kanila Ryusuke. Yan, nag-type siya ng Japanese, nababasa mo ba yun, Nami? Konnichiwa, Tomiya-chan! Konnichiwa, Tomiya de gozaimasu! Konnichiwa! Nabasa niyo yun! Ang galing! Yan? Siyempre! Oo, okay. Nababasa ko yun! Ang galing ah! Bakit? Yeah, akala ko hindi siya... Yeah, akala ko ano lang, parang nag-type lang siya ng random ano letters. Pero Japanese pala talaga siya. Ang galing ah! Yeah, parang kailangan ko na talaga mag-aral ng language. Galing. Yun lang ah! Oo. Yun na nga, guys. Actually, gusto ko lang isingit, no? Dahil, alam nyo, nung last week, last Friday, no, napag-usapan din naman natin yung mga nangyari dito sa Pinas. And, yes, tuloy pa rin kasi ang pagtutulong ng mga Amplify streamers din sa mga kababayan natin. Yes, so, tuloy pa rin yung... Ayun, nakikita ko kasi palagi yung post ni Kuya Recker. So, guys... Yes. Kung may donation man kayo or may gusto nyong tumulong, just punta na kayo kay ano sa page ni Kuya Recker. Nandun yes, din yung mga ano info ng yes. Pwedeng ipasa na GCash or kung paano mag-send ng damit. Kasi naghahanap pa rin sila, di ba? Yes, everyday actually nagpo-post sila na kung may gusto mag-volunteer for repacking, pwedeng-pwede kayo yes, mag-volunteer yes. Guys. Every morning sila naghahanap ng volunteers and yung area is sa Mindanao Avenue lang. Kung gusto niyo makuha yung exact location, just visit their page si Black, si Ghost Wrecker or si Agent Black. And let's go. Si Ghost Garlic pwede niyo rin check, guys. At saka guys, ingat po tayo sa mga scam. May nagsiscam kasi na sinasabi kailangan ng tulong pero yun nga. So, doon tayo sa sure na. Oo, di ba? Grabe.
Doon tayo sa sure na. So, kaya inaano, pinupush namin yung kay Kuya Recker kasi sure na sure kaming ma- talagang pupunta sa tulong talaga. Wow! Yun lang nga! Kuya Eds! Tawagin na kaya natin yung guest! Tara! Ipasok na natin dito yung ating guest for this week! Alright! It's... Ate Mets! Hello! 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 Hello po! Hello, hello! Hi. Wait, pakilala ka ate kung anong ginagawa. Ayan guys, hello. Ayan, first time ko dito sa Bud Life Advance. Ako nga pala si Mets Leonardo. So ayan, nag-stream ako ng Valorant, Tross, ML. So ayan. Wow, dami pala yung Mets, no? Yes, ang dami Valorant. Diba? Ross and ano? Oh. Ano ba yun? ML po. ML. ML. Wow! Grabe. Then, siya din yun sa open mic ngayon this week. Oh. Apo. Oh, ayan. Every 6 p.m. guys. Ayan. Every 6 p.m. nasa open mic ako. Ayan. Ooh. Grabe. So, sipag. Sipag ate, ka. Kaya ka eh. Sipag. After this, may open mic pa siya. Huwag natin ubusin yung energy niya. Oo, para ano, chill ka lang ate, chill ka lang. Parang chill, natakot ako din. Medyo parang natakot ako yung magbubusin yung energy niya. Parang sa iba yung ibang tao yung kaya, hindi, medyo nakaramdam lang. Nakaramdam lang. Ay, ate Mets! Kamusta ka naman ate Mets? Okay naman po. Eto, hi, naghahanap ng tutok sa Valorant. Wow! Mas ano ka ba ngayon? Mas Valorant yung nilalaro mo ba ngayon? Opo, may halos lahat ng stream ko nagba-Valorant lang muna talaga ako ngayon. Mm, Valorant lang po. Yes, sir. Kung about sa ayan. Yun nga, itatanong ko sana. Recently ka lang ba nag-start ng Valorant? Or Magto-2 months na po ata. 2 to 3 months. 2 to 3 months. Tagal na rin pala, no? Mm. And, like, competitive na Valorant ba ginagawa mo? Or parang casual lang? Lagi po kasi ako may kasamang team, kaya competitive. Kasi kampante ako may bubuhat sa akin. Ayos din pala. And ano yan? All girls team o halo-halo? Ay, halo-halo po. Ah, sila mindset po. Yun mga ibang AMPLFY na streamer po. Ayan. Nice, nice. Yeah. Pag gusto mo share yung mga teammates mo, okay lang rin. Oo. Oh, sila mindset, SMP Prince. Ayan, sila Overdose Aim. Oh, yan. Yeah. Charot sa mga SMP, mga ano yan. Ay, so, sila SMP. Lalo na pag-IRL. Kompleto yung mga yan eh. O, yung mga nice. Makukulit. Yes. Sino doon yung pinaka ano, feel mong parang ang hina naman nito? Lahat kasi talaga eh, malalakas talaga. Pwede mo naman banggitin yung pangalan ni Kuya Ibes. Ay, pinubuhat kami ni Kuya Ibes. Malakas ma. Pinubuhat kami ni Kuya Ibes nung naglaro kami na nakaraan. Alam ko, lagi kasi binibullyan si Kuya Ibes eh. Baby girl! Pero, hindi ko pa kasi nakikita maglaro si, ano, si Ibes, kaya hindi ko rin, ano, hindi ko pa alam kung paano siya maglaro. Hindi ko pa siya nakikita talaga. Hindi na nga po ala na tutulog yun. Hindi pa. Ay! Hindi talaga? Hindi na. Oo, lagi siyang online eh. Kasama niya lagi si Skrill. Si Skrill po, si Kuya Joke. Si Skrill. Kaya pala, nagbabatak din talaga si Ives ngayon, no? Mm-hmm. Oo, talagang binagahandaan niya. Mga... May dadating po kasi na tournament, kaya dapat talagang magbatak. Uy! Anong tournament yan? Ano yun sa Samsung Odyssey po, yung darating sa ano October, November 20 to 21. Ayan pala guys, iniimbitahan ko kayo na manood sa amin sa November 2021, manood ng Samsung Odyssey Valorant Tournament. Ayan, mga streamer guys, maglalaban-laban kami for 4 teams. Ayan. Let's go! Okay. So, yun na nga, no?
So yun guys, nude ba kayo? Kailan yes. ba yun? Kailan ba yun? Nakalimutan ko na. Sa ano po, November 2021. Sabado po ata yun. Sabado po. Okay. Sabado. Nice. Oh, this weekend. Guys, abangan nyo na yan. Oo. Yan na nga. Actually, ate, kasi dito, pan-advertise. So, hindi po pwede lahat streaming lang. So, pag-usapan na natin ang iyong love advice ko sa about love life naman, no? Kuya Eds, no! Ready ka na ba? Ready na ha! Yan na yung mga favorite questions ko eh. So, ito na nga, no? Actually, gusto ko lang tanongin, ate, single ka ba? Or you have someone? Ay, hindi po. May ano po, may asawa na po. Wow. Oh, may baby na. May baby na. May baby na rin! Oh. Ay, buti na lang pala. May asawa ka na kasi. Alam mo, ingat kayo kay Kuya Ibes. Ay! Oh, naglalaro kami, naghahanap na yung chick si Kuya Ibes eh. Oh! Sabi! Alam, sino ba yung kalaro? Michelle, ha? Oo, oh, tsaka si Kuya, si Sir KG, lagi namin kalaro. Who's KG? Hinahanapan niya eh. Who's KG, ha? Like, yung laging host namin pag nagko-consume kami. Who's KG, ha? Pali. Nagsama yung dalawa pa naman. Si Kuya Ibis and Kuya KG. Alam na, alam na. Okay. So, sige ka. Gusto ko naman tanongin actually, bago tayo mapunta sa asawa mo ngayon, sa past relationship. Kasi, alam mo, marami tayong mahahalungkat. I mean, by marami tayong, you know, matututunan. Baka may marami tayong matutunan dito sa past love life mo. So, kailan ka ba na first boyfriend ate? Third year high school po. Ilang taon yun? Nakalimutan ko na rin. Mga siguro nasa 16 to 17 na po at. Ooh! Wow! 16, 15, mga ganyan. Bata pa rin po eh. Oo. Pero tamang edad lang, no? Diba? Hindi ba tamang oo, edad tama, lang? Tama. Masyado, oo. For first boyfriend kasi. Ano yan? Sa school kayo nagkakilala ate? Opo. Sa school. Ooh. Classmate? Classmate ko po. Nakakausap ko pa rin ngayon? Ay, hindi na po. Ay, hindi na. Hindi na. Eh, sino paano nagsimula yan? Paano nagsimula yung love story niya? Hindi ko rin alam eh, kasi parang biglaan na lang. Parang, hindi ko rin alam. Ewan ko. walang nag-ano sa inyo? Wala ng buyo, gano'n. Hindi kasi ako, matropa kasi talaga ako dati pa sa mga lalaki. Halos lahat ng tropa ko dati, puro lalaki. Kaya parang malapit talaga ako pagdating sa lalaki. Dati. So, yun. Okay. Parang ang hirap doon. Naisip ko. Yung pag-tropa-tropa, from there, paano nabubuo yung ano eh? Diba? Pero hindi ko po tropa yun ah, hindi ko siya tropa. Ah, okay. Hindi ko po siya. hindi ko po tropa. Hindi rin po kasi maganda pag magjojowa ka ng tropa mo, pangit din. Bakit pangit? Bakit? Diba Kuya Eds? Eh kasi, alimbawa maging kayo, tapos pagka, syempre pag nasira na yung relasyon nyo, edi wala na rin pati yung friendship nyo. Oh, yun lang! Kaya ba? Okay. Hindi ba kayo nag-aano ng hindi kayo nagiging friends ng ex nyo? Kayong dalawa tatanungin ko. Ako hindi kasi hindi ko na sila nakausap pero okay naman pero hindi ko po talaga sila nakausap. Oh, Kuya Eds. Si Kuya Eds. Ano, depende kasi, syempre, pag nag-break kayo in good terms, okay naman, friends naman. Pero, minsan kasi, talagang wala na eh. Ikaw ba namin? So, okay lang sa inyo? Ako? Oh. Ako okay lang din. Nagiging friends naman. Ano? Kasi di ba may paniwala din sa Philippines ba? Ewan ko. Para hindi ka pwede makipag-friends sa ex. Ganon. Pwede naman. Really?
pwede naman. Oo, oh, ayun, narinig ko sa mga friends ko. Oo. Oh, parang hindi na daw po pwede kasi may feelings na involved na. Parang ganun. Pa, hindi, kayo okay siguro lang. Depende rin sa tao talaga. Depende. Depende. Hindi ko nga rin, depende rin sa tao. Hmm. Kasi hindi naman siya... Kasi meron iba. Mm-mm. Meron kasing iba, if friends ka pero may feelings pa naman pala siya sa'yo, so, yung tinatago niya lang para, alam mo yun, basta ganun. Okay. Yun lang! Aba, magaling! Ang kamig lang sumirit, parang, opoy, pwede, ako na lang ulit. Diba? Ay, ayun lang, Mahirap na lang. Oo nga naman, mahirap yun. Pag ano na lang, no? Pag alam niyo na sa isa't isa na nakabubun na kayong dalawa talaga. Mm-hmm. Doon pag talagang alam niyo na sa isa't isa na okay na talaga kayo sa kasama niyo. Siguro ganun. Mm-hmm. Oo. So, balik tayo dyan sa first boyfriend mo. Paano kanya niligawan? Ako, ano kasi, lagi... Ako kasi hindi ako ligawin. Hindi talaga mabilis kasi hindi kahit yung asawa ko ngayon hindi naman niya ako niligawan. Parang ano kasi ako pero tumatagal naman pero kasi mabilis makuha kasi yung love ko talaga sobrang as in Kaya ayun, parang feeling ko pag ang bait mo sa akin, ang sweet mo sa akin, parang ganun. Pero ngayon hindi na ako ganun kasi kontento naman na ako sa kung sino yung kasama ko ngayon. Okay lang yun. Actually, di ba, ganun naman din sa foreign. Wala naman talagang ligaw. Yung nakakwentawani namin eh. Oo. Tsaka sometimes nga rin, pagka sobrang tagal mo rin niligawan, wala din naman pala na ipala. Mm-hmm. May ganun din kasi, no? Totoo. Tama! Tama! Naniligaw ka po ba, Kuya Ed? Actually, okay naman sa akin yung ligaw. Wala naman problema doon. Kasi talagang ginagawa ng boys yun eh. Dati pa. Ang sa akin lang talaga, yung alam mo yung matagal ka ng ligaw tapos hindi ka naman pala type ng girl. Diba? Oh, parang pinapatagal pa. Sana pag, yun lang sana, kung hindi ka type ng girl tapos nanligaw ko sa kanya, sabihin na lang nila right away para tapos na, diba? Yun. Tama. Pag ayaw mo talaga, wag na. Tama yun. Kasi sometimes, meron din kasing inaano yun eh. Parang feel nila, alam mo, parang insurance. Mm-mm. You know? May mga gano'n kasing babae eh. Parang ayaw nila nang walang naliligaw sa kanila. Parang gano'n. Oh? Yun. Oo, may gano'n man talaga. May gano'n. Kilala kasi ako. Charot. Itago natin sa pangalang. Hindi, joke lang. Itago natin sa pangalan ni Kuya Ed! baka ma-blind item na tayo magla. Pero ngayon ko nalaman na may mga ganun pala na ano, girls. Kasi ako wala akong masyadong girl na friends. Although lahat ng kapatid ko babae, pero hindi namin napag-uusapan kasi yung ganun. Gusto pala ng meron mga girls na para naghahanap ng mga magko-court lagi sa kanila. Opo. Oo. So bago sa akin yan. May ganun talaga. Pero hindi naman nila ginagawa yun for fun. Minsan, siguro. Minsan. Depende kasi. Minsan kasi, di ba, minsan may mga tropa din na parang nag-uudyok sa kanila. Na, parang, depende din talaga. Depende talaga. Boys, ah. Yeah. Take notes, boys. Take notes. So, si Ate Mets, hindi ka nagpapaligaw. So, parang, paano yun? Kayo na agad? Ganon? Hindi naman po. Nagpapaligaw naman, pero hindi siya ganun tumatagal. Parang kasi pagka nararamdaman ko na parang okay naman siya sa akin, parang seryoso naman siya sa akin. So, parang pagka alam kong may ano na ako din sa kanya, parang go, oh, di okay, ganon. Maganda yun. Maganda yun. At tanong ko lang, ah, paano niyo nalalaman na seryoso yung lalaki? Sa effort din. Effort. Okay. Effort. Mm-hmm. Ano ba? Effort.
Baka may mga single boys na nanonood sa atin dito na gustong malaman, di ba? Para, hindi naman siya cheat sheet para sa boys, pero para alam din namin. Kasi, kung tatanungin mo, ang hirap manligaw ng babae kasi hindi mo alam kung anong gusto nila. Hindi mo, iba-iba eh, kasi iba yung effort dito sa kay Nami, iba yung effort para kay Mets, di ba? So, oo naman. Anong bakit? Ano yung nalalaman na siya? May itatanong lang ako. Ah, sige, sige. Bakit kuya, hindi mo ba alam kung paano maging seryoso? True. Gusto ko nga malaman kung paano. Kasi ako, yung sa akin, ang ginagawa ko, pinapakita ko, lagi ako nakikipag-meet up, di ba? Lagi kami lumalabas, lagi ako nagpupunta sa kanila, binibisita ko. Kano ko pinapakita. So sa inyo, paano yung magiging serious sa inyo? Ganun din ba? Or diba? Nahalata na nung babae na seryoso ka sa ganung way kasi meron ginagawa naman yan pero yung iba hindi naman siya seryoso. Kaya nga, yun nga yung ano ko kasi parang hindi siya, it doesn't work like 100% every time, di ba? So parang ibang perspective ko. Okay. Sige, ito, Ate Mets. Ano daw yung sagot mo doon? Naguluhan din ako bigla. Hindi, pero pag naguluhan din ako. Inisip ko din eh. Sa'yo, Ate Mets. Hindi, basta mga sige, ako kasi talaga, kasi ako pinakilala niya ako sa magulang niya. Tapos, hindi pa kami, pumupunta siya araw-araw halos sa bahay namin. Pero naglalaro lang siya doon. Basta ganun. Parang hindi pa naman kami ganun magkakilala, pero nag-e-effort na siya. Okay, tama. Oh, yun naman pala. It's actually a good thing, ha, yung papakilala ka sa parents. Kasi parang ang laking assurance din nun, di ba? Yes. Kasi pinakilala ka na sa parents, eh. Opo, ayun. Yeah. Isa pa yun. Yeah. Tsaka legal kayo, di ba? Di ba, wala kayo tinatago, ganun. Maganda yun, maganda yun. Tama. Maganda yun. Tama, yun na yun. Tama, yun na yung sagot. Eh, okay na ba? Hindi, baka ikaw may gusto lang i-share din Nami. Para alam din namin kung ano yung serious kay Nami. Kasi syempre, you're from Japan, di ba? So, iba yung ano nyo doon. Iba yung parang takbo ng relationship sa inyo. So, baka gusto mo i-share sa amin. Parang, paano mo nalalaman na serious yung guy sa'yo? Paano nga ba, no? Ewan ko? Parang wala naging serious sa'yo. Hindi, kasi ako hindi ko alam. Kasi, oo nga, hindi ko nga rin naman talaga alam. Pag ako kasi pag nag-crush, wala na eh. Parang gusto na kita eh. You're blinded by it. But means medyo hindi nga lang maganda sometimes pag blinded din. Ayun, wala eh. Kahit ano din naman sabihin ng mga friends mo na, uy, hindi yan seryosa sa'yo, eh wala, hindi mo rin naman maiiwan. So, I don't know, how? Paano nga ba, no? Naku, walang bad mind. Hindi mo rin naman kasi masasabi, bigla-bigla na lang din siyang dumarating. Oo, tama. Bigla-bigla na lang magluloko. Sa umpisa lang pala yung ano. No, kaya Ed. Maloko din! Guys, ha? Kaya Ed. What's that? Aha? Guys, no? Ganun, no? Bigla na lang, no? Ayan, guys, huwag niyong gagawin yun. Hindi ako makarelate, eh. Hindi ko, Natry mo na po ba magloko? Ako? Ako din pa. Gusto ko yung mga ganyan na tanungan. Ako din pa. Hindi pa talaga. As in, wala pa talaga. Wala pa talaga. Kahit na temp, ganun. Attempt, wala. Proven and tested yan. Alam na mahirap sabihin, pero... Baka magkamali ng pangalan. Yung mga idol natin from AMPLFY Tier 1, yes, alam yan. So, proven and tested yan, kaya... Yo. Wala talaga, kuya? Wala talaga. Sure yan, sure yan. Nice. At ikaw na... Tata. Sige, balik natin kay Ate Mets, no? Kay Ate Mets natin. So, yun na nga, no, sa first boyfriend. Sige nga, sino... Ba, hindi ko matatagap pala yun. Naisip ko talo. Pero
Tata, ano ba na, pwede bang matanong kung gan, kung nakailang boyfriend ka na pa? Lima po, lima. Lima, lima. Sa five. Ano yan? Mga nagtatagal, matagal ba? Or years short po. Kang mag, ano? Years lahat. Isa lang ata ang hindi. Mm-mm, isa lang yung hindi. Yung pangalawa lang. Matagal ka pala mag-ano ate. Sa ano. Then lahat yun walang ano. Parang saglit lang yung ligaw. Opo. Talaga. As in. Yung pangalawa, yun yung matagal ng ligaw. Kaso yun nga lang yung hindi tumagal. As in. Ay! Hindi ko. Ay, 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 never mind. Ayan kasi. An, hindi ko alam kasi, eh. Bakit hindi eh. Hindi ko alam din, bakit hindi? Okay. Hindi ko alam. Pero ano ba madalas? Ano yung nagiging madalas yung naging problema? Sa lahat ng... Pas. Oo, sa lahat. Mm-mm. Selos. Talaga. Selos, in. No? Sino nagsiselos? Parehas. Parehas, eh. Mm-mm. Kasi di ba more on boys yung mga ano talaga tropa ko before kaya ayun. Syempre hindi mo naman pwedeng iwanan na lang agad dahil ay may jowa ako so pinagbabawalan ako. Bawal naman din na ganun syempre. So tama naman. Dapat no sa mga ano kasi meron din naman talagang girls na matropa sa lalaki talaga. Opo. Dapat pag niligawan mo na, alam mo na rin yung mga ganun na ano. Hindi, dapat hindi na pinagbabawal yan. Eh, wala na eh. Kasi, mas matagal pa yung friendship nyo kaysa sa nagtakilala kayo ng, diba? Mm-hmm. Kaya hindi rin naman basta-basta inaano, naaalis yung friendship. Dapat alam na nun, before pa lang nagligaw, or nagliligaw pa lang. Alam mo na yan. Dapat pero, tanggapin mo, kasi... Complicated nga yung ganun, no? Parang... pag dumating sa point na gano'n, parang ano dapat piliin mo? Yung friends mo ba? Or yung relationship mo? Ayun nga yung mahirap eh. Pero kasi syempre, yeah. Kasi mahal mo. Mahal ito mo na eh. So parang magi-give up. Kasi yung mga friends mo naman, kilala ka na nila. Alam na nila. Ay, naging ganyan yan kasi may jowa lang. Pero pag alam jowa, babalik yan. Parang gano'n kasi. Kasi lalaki din naman sila eh. Ganun din naman sila sa mga okay. Jowa nila. Okay. So siguro naiintindihan ano naman nila. Aha, aha. Wala rin sa'yo ba ate, ito may matanong ako. Yung kasi diba parang tropa mo lalaki. Pag yung tropa mo nagka-jowa din, hindi ba sila nag, yung jowa nila, hindi ba nagsiselos sa'yo? Ayun, kaya nga ganun din yung ano eh, kailangan din lumayo kasi nga nagsiselos din yung babae. Ayun lang. Ang hirap ng ganun, no? Oo, ang hirap. May complicated nga. Ikaw, Kuya Ed, ano masasabi mo sa ganun? Eh, so kasi mostly ano eh, lalaki na naman friends ko eh. Tapos yung mga nakakasama naman namin na girls, eh, sila Rujin, di ba? Parang wow. One of the boys din kasi. So hindi naman nakaka-experience ng ganun. Okay. Buti naman. Oh, kasi yung mga girl na friends ko, parang one of the boys din talaga. Kahit nung high school ka, wala ka po talaga friends na babae. As in, wala talaga. Meron akong friends na babae, pero hindi sila, ano. Parang hindi kami nagsasama-sama na, ano. Pag boys, boys lang talaga. Pero pag sa school, sama-sama. Pero pag outside school activities, pag mostly boys lang talaga kami. Okay. Ikaw ba, ate namin? Kung papapiliin ka, friends or boyfriend? Friendship? Wait, parang may question mark. Okay. Parang may question mark sa dulo yung ano yung friendship niya. Pero may ang ginawa naman ng solusyon ng mga ibang tao, no? Sinasama na lang din nila yung boyfriend or girlfriend nila dun sa ano hangout ng club. Kasi lang yung ano na. Pero kung girls out yan, wag naman sumama sa lang jowa, no? Kaya lang talaga eh. Nani? Ay, hindi ba? Yung sa'yo ba, ate? Pag ganun. Pag girls out, sumasama din.
Actually, hindi pa ako pinapayagan. Ay! Seryoso? Hindi. Magers night out, hindi? Wait lang. Oh. Hindi rin po kasi ako nagiinom talaga. Eh, kaso, yun. Hindi, okay, yung mga lumas okay, lang. Ano yan? Yung na yun? Night out, ganun. Hindi. Ng mga all girls. Hindi po oh, talaga. Kailangan nga kasama. Kasi dalawa lang kami din dito eh. So baka feeling niya nabuboard siya ganun. Pero pag may lakad naman sila ng laki, alis din kami mga babae. Kasi yung mga tropa niya, yung mga jowa nun, tropa ko na rin ngayon. Pero kanilasan hindi po talaga. Okay. Yung pag ganyan bang dalawan, which means wala siyang trust. Meron naman, pero parang kasi ang pinopoint niya is parang ayaw, baka mamaya may mangyari sa akin tapos wala naman siya. Paano niya ako poprotektahan? Parang ganun po. Mm. Ewan ko. Parang ayaw, ewan ko. Para reason out nung yun eh. Hindi ko alam eh. Ayaw eh. Buti hindi ka nag-aano, nakipag-argue. Eh, kasama ko naman yung mga girls kong tropa. Kailan lang din po kasi ako nagka-tropa eh. As in, kailan lang din po talaga. Hmm, kasi, ano diba, ba yan? Sa umpisa pa lang, ganyan na? Ay, hindi or po. Or may nangyari po, something? Hindi, simula na nagka-baby kami, hindi na rin po kasi ako matropa talaga. As in, lagi ako sa bahay. Sa bahay lang masaya na ako. May ganun. Oo nga. Saan? Ay na nga eh. Minsan na nga lang aalis eh. Pinapayagan ka? And kasi yung, minsan din kasi pag natsitsempohan na pag niyayaya ka, walang mag-aalaga sa baby ko. Kaya kailangan din okay. Yan. Oo nga naman. Kasi may baby ko. Kuyens! Yeah. Ano masabi mo doon? Sa mga hindi pinapayagan na ng jowa. Kailangan pa ng pag-ibig. O, tingnan mo, pati siya ayaw. Hindi, hindi, sa akin okay lang. Sa akin okay lang talaga. Wala kasi akong issue dun sa wife ko kasi alam ko kaya niyang parang protektahan niya sarili niya. Mas manini, mas matapang kaysa sa akin yun eh. Kaya pag may mga night out or gusto niya lumabas, okay lang sa akin. So, pinapayagan mo po siya. O, pinapayagan ko. Bali, daddy duty ako nun. Sana all. Okay, okay. Hindi naman sa ano, inangayahan ko lang siya na sige lang, lumabas ka lang dyan. Sige, alis ka lang. Pero, dalawa lang kami dito. Hindi siya pinapabayaan ko siya, pero alam ko kasi na kaya rin niya yung sarili niya. Kaya okay lang sa akin. Ano, may update? Oo, oh, update. Hmm. Tsaka kilala ko naman yung mga kasama niya, so no problem okay. Talaga. Oo. Tiwala lang. Oo. Pag sa'yo din, ganun din siya? Oh, pag lumalabas, depende. Kasi madalas pag lumalabas. Ayaw niya, hindi siya kasama or gusto niya kasama siya. Depende. Hindi siya mutual ano, hindi 100% na ganun eh. Pero sa akin, okay lang talaga ako. Kasi feel ko, ano eh, ang mahirap sa situation ni Kuya Eds. Lalo na pag may mga event sa AMPLFY or what. Ano, pag sama-sama kasi yung friends or ano, pag may nakita ng picture na may kasama kang babae, hindi ba siya nagsiselos? Hindi naman. Pero tinatanong ko nyari, uy, sino yung mga kasama mo? Ganun. Sino yung kasama mo sa picture? Sino to? Sino yan? Ganun. Sino yan? Bakit nakakabay? Bakit ka nakakabay? Ay, pag Wala naman. May na nagaganap. May questions. Kasi ang hirap sa ano. Ang ganda rin kasi ang daming magaganda sa AMPLFY Partner sa mga nag-streaming din. Exactly. Kaya, sobrang daw. Kaya ano eh. Laki si ano si Mets kasi pareho sila ni mindset diba nag-stream pareho. Oo nga. Actually, siya po ang pumilit sa akin mag-stream. Siya pa talaga? Pumilit sa akin. Hindi na wala naman talaga akong balak mag-stream dati. Eh kaso kasi siya talagang pangarap niya talaga yung ganito, yung mag-stream siya.
So, ayun. Eh, lagi naman niya ako nakikita din siguro dati na naglalaro ako ng Mobile Legends hanggang madaling araw. So, ayun. Sabi niya, mag-stream ka na lang din. Siya rin namilit sa akin. Ah. Okay. Ang galing, ha? Ganun pala yun. Mm-mm. So, dati ka pa talaga naglalaro, ate? Opo. Ng Mobile Legends lang. Si Kuya Edston, dati pa naglalaro. Wala. Pero na gamer lang talaga since mga panahong public computer pa lang. Pero yung puso, never natin paglalaruan yan. Okay. No. Never natin paglaruan. Magbibigay lang tayo ng bad love advice. Isip ka nga na malalaglag si Kuya Eds. Question. Okay, actually ako yung may tanong sa kay ano kay Mets eh. Since pares kayo nagsi-stream, di ba ano, mahirap tapos may baby kayo, hindi ba parang nagagahol kayo sa time? Kasi as a streamer, meron kayong fan base na mini-maintain, meron kayong hours na mini-maintain. So hindi ba siya mahirap? Streamer pares kayo slash parent at the same time? Hindi naman po, kasi give and take lang din eh. Kapag ako naka-stream, siya mag-aalaga. Pag siya naka-stream, ako mag-aalaga. Kasi ano kami, kunwari ako sa umaga, siya sa gabi. So yung time namin sa anak namin tuwing hapon, ganyan. Maganda yun, nakabalance. May time management kayo. Eh, nagkakaroon pa rin ba naman kayo ng time sa isa't isa? Like, nakakalabas pa rin ba kayo? Opo, meron naman. Kasi every Sunday, hindi talaga kami nagsistream. Kasi nagsisimba kami, pati yung kasama namin yung anak namin. Tapos gumagala kami nice. Every Sunday talaga. That's really nice. Very good yun. Hindi lang work. Tama lang yun. Family time din talaga. Oo. Kasi, yung tata din kasi, no? Kawawa din kung lahat... busy kayo, hindi. Kasi iba pa rin yung feelings pag nakakausap kayo both. Tama. Yung parents niya. Oo. Kaya maganda yan yung may time kayo. Para maganda yung memories na childhood ng baby. Ooh! Very good to knock. Banda no. So then, sama ang gawa ang bahay ba? Nagkaano? Ay, ako. Ako po lahat. Hindi, minsan naman nagpuga siya ng plato. Pero more on ako po talaga. Kasi siya na naman nagtitingin sa baby namin eh. So ako na lang. Kasi pagka minsan naglilinis siya, naiirita pa rin ako kasi parang feeling ko ang dumi pa din. Kaya ako na lang. Ang time consuming, no? Actually, nakarelate ako kay mindset. Nakarelate ako dun sa part na yun. Ilo-feel ko si Mindset. Yung tumulong ka na nga. Hindi pala maganda, hindi pala maayos yung tulong niya. Ayun na. Ay, ganyan. Dapat paayos kasi nakikita yan ng girls actually. Yung mga galaw niya, yung feel yung tumutulong kaya akala niya tumutulong na pero parang wala. Wala lang din. Minsan kasi talaga nangyayari sa boys yun, parang gusto mo magwalis, gusto mo mag ano, kasi palabas na yung PlayStation 5, di ba? May PlayStation 5 na. So, siyempre, sisipaga mo talaga. Tapos, yung ginawa mo, hindi pala maayos. So, wala ka pa rin PlayStation 5 after. Yun lang! Parang nagpaparinig si Kuya Eds, no? Ay, hindi na. Labit tayo dyan. Eh, baka lang gusto rin yung mindset ng ganun. Baka ganun, di ba? Ano nga ba? Kasi ayusin nyo rin, dapat matuto din, no? Okay lang din kasi mas okay nga naman kung dalawa kayong nagtutulungan sa mga bagay-bagay. Kasi dati nang ano'y galawan yung babae lang yung nasa bahay at gumagalaw. Hindi na dapat yun kasi 2020 na. Dapat yung guys din, marunong din sila. Magluto, ganun, maglinis, ganun. Tama. Dapat lang. Oo. And guys, kasi nakakapagod dun kaya. Oo. Dapat natural lang yung ginagawa nyo. Kasi makakalata kayo na may gusto kayo eh.
Pag ano, bigla na lang kayo gagalaw? Kapag may kailangan lang sila gagalaw ng maayos, ganun. Attitude. Napapahalata eh. Dapat di ganun. Ano, dapat ano, natural lang. And may pa-massage. Ganun pala dapat. Sige. Ganun pala dapat next time. Bakit? Ay, kayo ba? Ganito. Dahil kasal na kayo. Ang naghahawak ba ng pera is yung girls? Ay, kami po baliktad. Siya po naghahawak. Kasi alam ko naman din sa sarili ko magastos kasi ako, tapos siya kasi matipid siya, talagang alam niya kung saan gagastusin yung pera. Kaya mas okay ako, mas kampante rin ako na siya na lang hahawak ng pera kasi hindi naman binibigyan niya naman ako kapag kailangan ko. Kaya okay naman. Doon mo malalaman na walang issue sa pera kasi pag kailangan mo, nakakuha ka naman. Oh, yeah. Tsaka so, kilala ko naman kasi sarili ko eh. Mahirap din magastos. Oo nga. Tama. Maganda yun ah. Akala ko si ikaw yung may hawak. Hindi po. Si Kuya Eds kaya? Ano eh? Depende. Pag nandito, ano, nandito sa Philippines yung family ko, nasa akin yung pera pero siya naghahawak. It's me. Parang nasa bangko ko yung money pero siya yung may say sa nilalabas na pera. Ngayon, since nasa US yung family ko, pati kami. Parang may sarili siyang pera, may sarili rin akong pera. Ganun siya. LDR! So, hati pala kayo. Oo. Hindi lang yung need. Screenshot lang ng bank account para updated din kung baka may mga ginagastos na wala naman sa plano. Mga ganun. Oh. Walang ganun? Wala naman. Lahat, kahit yung sa nangyaring yung mga donation na ginawa itong last week, pinapakita ko rin naman. So, baka magulat siya, may bawas sa PS5 na pala, no? So, wala naman. Pinapakita ko. Pa-check. Pa-check. Magkano nga ba yun? 16? 16? 27. Alam na lang! Bilang na bilang ah. Ako po! Ate na ako po, 27! Pa-check na lang! Pag ganun yung bawas, PS5 na yun. Hindi. Siyempre baka may ano eh, may galawan din eh. Hindi agad-agad 27 yung inaano. Baka once a month, 1,000, 100. Yung ganun, binabawas. Baka malay mo, dati pa lang. Paunti-unti. Oo. Hindi mo napamalayan. Pati pamasahe. Hindi pala. Boyfriend-girlfriend ba, Nami? Ganun din. Yung hinahawakan rin ba ng girls, yung parang pera ng lalaki? Or may nag-manage ba ng pera pag boyfriend-girlfriend pa lang? Boyfriend-girlfriend pa lang? Siyempre wala! Walang ganun. Walang magkaiba ganun. Magkaiba talaga. Oo! Girlfriend lang eh! Ano yun? hindi ka ba natatakot kahit sabihin natin forever na kayo pero hindi naman wala naman pang hawak or what. Aba, magaling! Actually, ayun din eh, no? Ang naisip ko rin pag girlfriend, boyfriend pa lang, parang dinaig mag-asawa yung galawan dito sa Philippines. Feel ko. For example, yung mga... Iba kasi dito eh. Oo. Sometimes parang nagiging nanay na eh. Aww. Yung girlfriend. Totoo. Kaya parang kakaiba naman to girlfriend, boyfriend na to feel ko. Wag na, alam mo feel ko dapat hindi nag-exceed masyado sa mga ganun. Yung for example, hindi papayagan maglaro or hindi papayagan lumabas sa girlfriend, boyfriend na. O ano, para meron kasi ang ano, hindi ko matandaan kung ano exactly yung mga problema. Pero ang dami ko kasi nakikitang ganun. Meron nga, wala namang label, parang ano, nagsiselos. Yan lang. Actually, may mga nakikita kong ganyan. Na diba? Hindi sila, pero alam mo yun, parang sila. Oo.
po? Sila... Pag tinanong na, bakit ka nagsiselos? Tayo ba? Amo. Hindi, gagawin. Uy, ganun eh. Ano masasabi nyo doon? Sa mga walang label? Mahirap yun para sa akin. Kasi ang hirap. Walang label. So, parang hindi rin siya. Hindi mo alam kung saan ka, hindi mo alam kung saan ka pupuesto eh. Ang hirap. Totoo yan. Totoo yan. Ano nga ba, ano? Paano mo siya magiging jowa sa matagal na kayo walang label? Pero gusto mo talaga siya ng jowa eh. Pero parang siya, hindi pa siya sure. Paano yung ganon? Hindi ko rin nga alam. Ito sabi ni Cherry Soke sa comment section, mas exciting daw kasi yung walang label. Bakit? Parang bakit nga naman. Bakit? Why? Bakit? Ayun yung medyo ano kabataan mindset, feel ko. Kasi pag walang label, pwede ka pang tumakas sa ano. Totoo. Diba? Feelings like, nyo. Parang pag nagbago ganun. Isip mo. Sa iba ka naman, charot. Sa bagay. Kasi... May ganun kasi. Ano? Parang... Pwede nga, pwede, pwede. Pag ba... Alam nyo, ganito na lang ang mindset nyo. Pag may kausap kayo na hindi naman kayo binibigyan ng label, isipin nyo na may kausap din niya na iba. Ganun. Para tama na. Kaya feeling ko complicated yan kasi ayun nga eh, parang... wala siyang ano walang rules talaga so hindi siya maganda kasi unang-una magkaka-trust issue ka agad eh tapos wala ka magawa kasi wala naman kayong label diba? Parang at the end of the day lugi ka rin talaga hindi ko alam eh pero kasi magulo talaga yung ganun kasi talagang magulo siya oo kaya makulong nga yun eh. Pero kung alam nyo guys, kung ang tagal nyo nang walang label, like, sabihin natin, matagal na ba ang 3 months? 4 months na nagpa-flirt? Ang tagal four na months na nagpa-flirt? Matagal na talaga. Oo. Matagal na yun. Oo, matagal na. O, diba? Kung kaya nyo pa rin na ganyan kayo, wala na yan. Wala na pag-asa. Either tatanungin nyo na siya, pag hindi niya pa rin nasagot, wala na. Mm-hmm. Kasi kung gusto mo naman na talaga siya, di ba? Oo. Di ba? Huwag nyo sayawin yung time nyo. Yes. Kasi, oo. May ganun talaga. No, Kuya Ex? Oo. Yun nga eh. Kaya guys, pag kunyari may kachat kayo na ganun nakatagal, tanungin nyo na lang kasi... Para rin naman din sa inyo yun. Kayo na yung mag-first move, hindi naman nakakawala. Yeah. Hindi naman nakakababa ng pagkalalaki yung kayo yung mag-first move sa girls. Yeah. Kasi, doon nyo agad malalaman eh. Kung gusto kayo ng babae, kung hindi ka naman gusto, sasabihin naman niya yun, edi okay na. Move on ka na lang, di ba? Mm-hmm. Check mo na lang kung ano yung naging problem, ano bang kulang sa'yo, baka... may nagawa ka rin na hindi maganda. Hindi naman sa hindi maganda pero parang hindi naman parang kulang din naman yung ginawa mo. So always huwag kayo matatakot to make the first move. Boys. Yes. Okay. Tama yan, Dol. Ayos. Pero kayo ba, girls? Ano? Pag mga ganun ba? Okay lang ba, girls, gumawa ng first move? Nagiging impatient din ba kayo minsan? Kunyari, parang tagal paligoy-ligoy nila kasi may mga ganong lalaki. Diba? Parang sobrang paligoy-ligoy pa. Inis ba kayo pag ganon? Kawatimets. Di naman, sakto lang naman. Okay lang naman kasi kahit sino naman mag-first move, ikaw or yung babae or lalaki, wala naman yan eh. As long as alam nyo naman sa isa't isa kung ano talaga dapat, yung dapat nyong malaman. Diba? So, mas okay kasi mas malinaw eh. Kesa nag-aanuhan kayo, hindi nyo alam, nagtatanungan kayo, ano ba talaga kami, ganyan. Mas lalo lang kayong maguguluhan pag ganun. Kaya mas okay din talaga na kung sinong, ano, tanungin nyo na lang yung isa't isa para malaman nyo din kung ano talaga kayo. Mm-hmm. Tama. Tama yun. Tama yun, Dol. Saka ngayon,
normal na yung girls yung mag-first move din. It's normal na. Huwag na tayo magpaliwi-liwi pa. Kung may gusto tayo sana na yan, kaya na yung kumalaw mo. Kasi parang ang dami ko nakikita din, pansinin mo naman ako crush, pero yun, parang wala naman din ikaw lakas na makipag-usap to o ano. Kaya din mag-chat, di ba? Kaya pwede din naman yung girls na yung gagalaw, no? Pero wag lang masanay din yung boss. Or pwede din naman yung parang ano, kung ayaw mo na ikaw yung magkagalaw, pero ikaw yung may gusto, pwede mo naman, maano, paktaan siya. Paano meron ka din? Ay, nandito ako! Nandito ako! Crush kita! Dapat crush mo rin ako! Pakitaan lang. Then hanggang sa siya na yun na parang lumapit. Diba? Kasi napanood ko, alam nyo, sa first move, yung napanood ko kasi sa Queen Gambit. Ano ba yun? Paano nakikita ko yun sa net? Mas... Oo, sa Netflix nga. Ganda. Sa chess daw kasi, ang pinakaunang gumalaw, ang mas... yung mas... Ano ba yun? Yung mas... Ano? Kaya mo yan, Nami. High percentage. High percentage manalo. Okay. Ganon. Ayan, guys, ha, alam niya na, ha? Yeah. Or baka joke time lang yung sinabi ko. Hindi ako sure dun sa sinabi ko, guys. Ayan, ha. So, yun, ha. Ano nakasulat? Oh, okay. Kaya ko na nabasa. So, yun ang ano. Grabe, ang bilis ng oras. Bilis nga, eh. Tapos na tayo. 1 hour na? One hour na agad. Oo, napakaayos ng episode din natin today, no? Ang dami din natin tutunan. Oo, ang dami natin pag-usapan. Dami sa selos, sa walang label. Sa walang label. Sa mga di pinapayagan dyan, charot. Nanonood ba siya? Katabi ko lang po. Katabi? Kuya! Kuya Mindset! Minsan na nga lang aalis eh. Pero okay lang din naman ngayon kasi mahirap na. Medyo may pandemic na tayo. Pag may vaccine nga, Kuya Mindset. Okay. You know? Yeah. Okay. Okay. Kuya nga. Wait, sige nga. Any message for your loved ones? Message ka, ano? Oh, ikaw? Ako kay Mindset po? Yeah. Wala naman ako dapat sabihin kasi alam niyo naman na po lahat eh. Ayaw, baka umiyak ako. May open mic pa siya. Oo nga. Baka maubos yung energy. Let's go! Just Kuya Eds na lang pala. Message mo sa asawa mo. Alam naman, lagi naman kami nag-uusap eh, so alam na rin niya yun. Oh. Okay. Dito lang naman. Alam niya ba talaga? Okay. Oh. Okay. Ikaw na naman natin, Nami. Ako sa... Kanino ko ibibigay yun sa akin? Kayo, may asawa kayo. Ako single ako dito. Mas pala akong tanong sa'yo na, may galing to actually sa viewer kanina, ano si ba? Jerry. But wait, kasi, single ka, then you have your own career. May advice ka ba sa mga young professionals na nag-juggle between career and love life? Oh, single? As a single, young professional. For me, ang love life naman, hindi dapat pinipilit yan. Kung darating naman din ng kusa, yan, hindi hinahanap yan. Pero ang career kasi, we need to work hard for it, actually. Then, for me, mas okay na i-concentrate muna natin na sarili natin for ourselves.
i-ready natin ang sarili natin, yung career, ayusin na muna natin before tayo mag sa ano, love life. Malay mo, habang inaano mo yung career mo, dun mo makikilala yung love ones mo, you know? Mm-mm. Oh, kaya mas okay naman kasi talaga yung i-prioritize mo muna yung career mo kesa love life. Kasi hindi ka naman makakakain sa pagmamahal. Wala namang maiaano na pera sa pagmamahal. Pero sa trabaho meron. So, ganun. Ayusin naman mga natin sarili natin before tayo pumunta sa love life. Feel ko ganun dapat. Kayo. Thank you. Thank you sa love advice. Kayo. Meron kayo masasabi sa ganun? Ikaw, Mets, baka may gusto kang dagdag doon. Saan po? Sa mga single? Dahil doon sa... ano lang, parang advice sa mga... Sige, sa mga single! Nahihirapan sa dalawa. Okay na po yung sinabi natin na... Okay. Ako rin, ayoko rin dagdagan kasi yan eh. May... In-explain naman niya na kung bakit... Yun. Oo, kung bakit... Okay yung career muna bago love life kasi dumating nga naman yung love din naman talaga hinahanap yan kung dumadating yan. Totoo yan. So yun na nga no, grabe, napaka jujitsu Japanese na lumalabas sa utak ko. Ano ba yun fruitful? No, I forgot that word. But, basta napakaganda ng episode natin for today, no? Thank you so much din kay Ate Mek for joining us. Thank you din po. Yes. I-plug mo na yung, ano, yung page mo and yung tournament. Pwede mo rin link. Ayan, guys, huwag nyo pala kalimutan i-follow yung page ko at Mets Leonardo, and huwag nyo kalimutan na suportahan kami sa darating na November 20 to 21. Ayan, Samsung Odyssey Valorant Tournament, guys. Huwag nyo kalimutan, guys. 4 teams maglalaban-laban, mga streamers, guys. So, huwag nyo kalimutan, guys, manood sa November 20 to 21. Let's go! Ano naman papanood? Dalin po. Sorry, nalutang tournament. Samsung Odyssey yun, guys. Ayan, sa... Ah, okay. Sa page ng Alos. Sa page nila mismo? Or ila-livestream nyo rin yun? Hindi po. May magkakas po. May magkakas. Ah, okay. Yun na lang, guys. Thank you so much, Ate Bet. And of course, mag-plug din tayo, no? Kuya Eds, mauna ka na mag-plug ng page mo. Yeah, sure. Yeah, guys, follow nyo yung page ko, SolidEds, dito sa Facebook and also my Instagram. Same din, SolidEds. And back to you, Nami. Yes, for me, of course, guys, don't forget to follow AMPLFY page as well. And for my page, Nami Onuma Official, and my Instagram, Nami Onuma, my TikTok, Nami Desuka, my YouTube channel, Nami Onuma, follow and subscribe to me. Yon. Thank you so much, guys, for watching. We'll see you next week. Yon. Bye, everybody. Hi, guys. Watch your Simetsa. Open mic. Thank you, guys. Let's go. Yes, open